And many people turn their backs from the Lord because of the love of money. Yes. And another thing, it's because of love for somebody, for someone. Yes. Pinagpalit niya ang Diyos sa pera. Yung isa naman, pinagpalit niya ang Diyos. Tingin ito. Bakit hindi ka na dumadalo? In love. In relationship. Ito ang pangupan dito. Amen po ba? Alam mo ba na si Apostle Paul hindi nakapag-asawa na? Alam mo ba yun? Yes. Ako, muntik na rin hindi makapag-asawa. Eh kaya na, pagpunta ko ng Marikina, sabi ng isang babae, ito yung lalaki para sa akin. Hindi na ako na ako wala. Medyo ako lang. Amen po ba? Next verse, Sister Helms. Sige. Anong number natin? Ano na? Anong sadala natin? Number 3. Why Apostle Paul said, my life is useless if I will not preach the gospel of Christ? Because our souls are valuable and so precious to God. Masyadong mahalaga ang ating kaluluwa sa Diyos. Masyadong mahalaga. At alam mo sabi ng Mark 8:36 and 37, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? What gain is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Ano sa Tagalog yan? Makapit mo man ang kayamanan ng bundok-bundong ibabaw na ito. Pag ang kaluluwa mo naman papunta sa impyerno, walang kabulaan. At pag napunta na ang kaluluwa mo sa impyerno, wala nang alisan ka. Tanungin nyo si Daniel, si Sir Elmi. Tanungin nyo lahat ng kasama ko sa araw-araw ng buhay. At mga nakakasama ko sa labas. Lagi ako pedalang crutch. Lahat ng tao makakasalamuha ko, binibigyan ko lagi ng crutch. Kinikwento kong kinakaibigan ko, binibigyan ko pa lagi ng crutch. Bakit? Kasi baka isang araw, bigla siyang mamatay. Hindi ko man lang naibahagi sa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Sabi ko sa akin ang si Sir Elmi, yung mga kapitbahay natin matatanda, tutukan nyo kasi namamatay na sila. Share nyo ng mabuting balita ng kaligtasan bago mamatay. Pero ako'y nagulat, merong hindi matanda, biglang namatay sa asma. Hindi matanda. Alam mo, ito po, totoo po ito. Medyo nag-isip ako eh. Ang higit ko may natutukan sa amin yung matatanda kasi namamatay na eh. Nauubos na sila eh. Pero lahat na napatutuan ko, pero higit yung matatanda. Pero mas ginising ako ng Diyos. Bago pa mamatay ang mga mahal mo sa buhay na hindi pa born again, ibahagi mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Yes, ako. Before your loved ones die, before your friends and neighbors die, share to them the good news of salvation. The good news of the love and salvation of Christ. Because their souls are so precious in God's sight. Their souls are valuable in God's sight. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul in hell? Or what can anyone give in exchange for their soul? Alam mo ba kapag ang tao na punta na ng impyerno, hindi na makakaalis siya. Alam lang lahat ng kasama ko yan, pati mga asawa ko at mga anak ko, lagi ako may trucks.
Pag kumain kami sa isang restaurant, kasabay ng tip trucks. Yes. At kung may pagkakataon, ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo, ginagawa natin. Nagiginig pa po tayo. Gusto kong sabihin sa inyo, gagastos tayo ng milyon at bilyong salamin para lang sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Ibuon mo to ng malalim sa puso mo. Lahat ng salabing ibibigay mo sa Diyos para sa kaligtasan ng kaluluwa, ibabalik sa iyo ng Diyos sobra-sobra. Ang dami. Amen? Any penny, any dollar, any peso, any amount that you will give to God for the propagation of the gospel of Christ will return to you by God 100-fold. Yes. The Bible says in Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed up, shaken together, and running over. Don't be afraid to give your tithes and offerings to God. Don't be afraid to give your first fruits to God. Your 1 month salary to God. Don't be afraid. Even more than you can give your 2 month salary to God. Minsan tinatanong natin, bakit kami nananakawan? Bakit kami nawawalan? Because you are not honest to God. You are not giving your tithes and offerings to God faithfully. God has a promise. If you are honest to God, if you are giving your tithes and offerings to God faithfully, then no robbers, no theft, no one can tax, no one can put a hand on your properties. Amen? Walang makakanakaw ng kayamanan. Yes. Babantayan ng Diyos ang salapi mo, ang ari-arian mo, ang negosyo mo. Basahin mo ang Malachi 3:8-12. Read Malachi 3:8-12. If you are faithful in giving your tithes and offerings to God, then the Lord will protect your properties. Will protect your business. Yes. Ang tanong mo, bakit kami nananakawan? Bakit kami nawawalan? Eh kasi ito sinasabi ng marami. Tingin kayo sa akin. Basta kung ano yung gusto ko ibigay ko. Wala akong pakialam kung 10% yung 20% na basta akong gusto kong ibigay. Mali. Hindi yung gusto mo, kung hindi ano ang gusto ng Diyos. Amen? I will give any amount according to my desire. No. You have to give your 10% first. It's not what you want, but what the Lord requires. Yun yun eh. Micah 6:8. He has showed you, O man, what is good and what the Lord requires of thee. But to do justly, to walk humbly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Micah 6:8. Itinuro na sa iyo ng Diyos ang mainang tao na ikaw ay lumakad na may pagpakumbaba sa Diyos. Maging makatarungan ka. Mahalin mo ang pag-ibig. Nakikinig pa po ba tayo? Kayo pong mga hindi nagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon, tingnan ninyo ang buhay ninyo. Kayo mga hindi natapat na nagbibigay ng tithes and offering sa Panginoon, tingnan ninyo ang buhay ninyo. At tingnan naman ninyo ang mga nagbibigay ng tithes and offerings. Number one, hindi ko masasabing mayayaman na sila dahil yun ang totoo. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo, nakatangian nila. Hindi nila mahal ang pera. Mahal nila ang Diyos! Kaya nagbibigay sila ng malaki sa Diyos. And faithfully. And I could say, it means
They love God more than their money. Yes! Love not the money, but love your God. The Bible says, you cannot serve both God and money. No man can serve two at a time. You will love the money and you will hate God. But if you will get love God, you will hate the money. Nakikinig pa tayo. Anong meron yung mga taong ipinagmamalaki ko? Yung mayaman ba sila? Opo, kitang-kita naman natin. Makakapagbigay ba sila ng ganong kalalaki kung hindi sila pinayaman ng Lord? Pero higit sa lahat, mahal nila Diyos. Yes! Maraming tao, anong mahal mo? Yung cellphone ko. Anong mahal mo? Ito yung sasakyan ko. Anong mahal mo? Yung mga magaganda kong damit, magaganda kong kasuot, magaganda kong lipstick. Pero tanungin mo sila, maganda ba lipstick mo? Hindi. Pero malaki binigay ko si Diyos kasi mahal ko ang Diyos. Amen. Love God more than money. Tuloy natin ang pagbasa. Next. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ang mga Jehovah's Witnesses, wala silang impyerno. Wala silang impyerno. Alam mo kung bakit ang mga Jehovah's Witnesses walang impyerno? Nasa Bible naman yan. Ang problema, tinuruan sila ng mali ng tagapagturo nila. Pangalawa, nagpalabas ng panibagong translation ng Biblia. New World Translation. Taming Jehovah's Witnesses ang meron nun. Pero alam mo ba ang mga Jehovah's Witnesses ang sisipag? Katok ng katok sa mga bahay-bahay ninyo. Tama? Yes. Katok ng katok yan. Matanda, bata, bitalampang, bitalampang yun. Kahit umuulan bumabag ko, malamig ang panahon at sipag nila. Talo pa ka ang mga born-again Christian eh. Ang mga born-again Christian at mahihiyain. Magamit ka ng trust. Kung na lang, nihiya ako eh. Nahihilig pa ho ba tayo? But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Revelation 21:15 says, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Anyone whose name was not written in the book of life was thrown into the lake of fire. The reason why Paul made a strong statement, my life will be useless if I will not preach the gospel of Christ. Many will go to heaven if we will not preach Jesus to them. Let us preach Jesus to Catholics. They have other Jesus, not the true one. Preach Jesus to Iglesia no Cristo. Preach Jesus to dating daan. Preach Jesus to Jehovah's Witnesses. Preach Jesus to Mormons. They have Jesus, but other Jesus, not the original one. Preach Jesus to bandits, to criminals. Preach Jesus to corrupt government officials. Preach Jesus to the students. Lahat ng uri ng tao ay pangaral mo sa kanila si Kristo. Hanggat may pagkakataon, hanggat may buhay, ipangaral mo sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Time will come. Many people will suffer the penalty of death in hell. Time will come in the final judgment. In the last days, many will cry, gnash their teeth, moaning and groaning and weeping because they are suffering from a fire in hell.
And we must save them now. Amen? Ngayon na natin sila kinakailangang iligtas. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Para ka iligtas. At kung bakit ka nandito, para ka magligtas. At alam mo ba, ang kaligtasan ni Kristo, hindi lang kaluluwa. Ang kaligtasan ni Kristo, pati sa karamdaman, pinapagaling niya. At pinapayaman, pinapasagana tayo ng Diyos. At itong taong ito, marami ako nakikita, brand new hearts are coming for you. I tell you. Hello! Sabi mo, akin yun! Kamo! Akin yun! Akin ko na to! I see beautiful new houses are coming for you. At gusto ko sabihin sa iyo, you will fly not to the moon, to other nation this year. Yes! And as you go there, you will faithfully give your first fruits, your tithes and offerings. You will not forget me. You will support me and my family. Amen! Because as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Conclusion. Ulitin ko ulit na. Itong taong ito, mga bagong magagandang sasakyan, mga bagong magagandang kasuotan, mga bagong electronic gadgets, I tell you, magagandang sarapaw, magagandang negosyo, nilipad ka patungo ng ibang bansa, hindi ako pwede magkamali! Ngayong taong ito, mangyayari yan! At sa simula pa lang ng taong ito, mangyayari na yan! Hindi yan sa kalagitan lamang! Hindi yan sa katapusan lamang ng taong ito, ngayong simula pa lang ng taong ito, mangyayari na yan. Hallelujah! Not just in the middle of this year, not just in the end of this year, but even in the beginning of this year, new cars are coming for you. You will be given by God new cars, new houses and lots. Yes! New trucks and buses. New ships and yachts and boats. New airplanes. New dress. New electronic gadgets. And you will fly to other nations, I tell you! Whatever the true prophet prophesied in the name of the Lord shall come to pass! Hallelujah, I tell you! This is not a time, a year of bankruptcy! All your debt will be paid, I tell you, as a prophet of God, all your debt will be paid. And God will give you more, said God. Amen? At gusto ko sabihin sa mga estudyante, tataas ang mga ranking at mga promotion ninyo. Marami mag-aagusto at maliligaw magkakaras sa inyo, pero kung sinang papansinin. Marami kayong maliligawan at ano, huwag niyong papansinin. Doon muna kayo sa ranking at sa mga blessing at promotion. Gusto ko sabihin sa inyo, totoong lahat ito. Hindi kalagitnaan lamang ng taon, hindi katapusan ng taon. Itong simula ng taon pa lang ito, mararanasan nyo na ito. Huwag nyo sana akong kalimutan at ang aking sambahayan. Huwag nyo sana, kalimutan nyo na ako at ang aking sambahayan. Huwag nyo sana kalimutan ng Diyos at ang kingdom of Jesus Christ. At gusto kong mag-prophesy, ito ang ayaw na ayaw ang gawin, pero ipaprophesy ko ito. Lahat ng walang trabaho, walang negosyo, hindi nakakalipad ng ibang bansa, at dito nang inaim sa kingdom of Jesus Fellowship, dito pinagpala, dito binilas, dito tinuruan ng tithes and offerings at first fruits. At hindi binigyan bisan bagang ang kingdom of Jesus Fellowship. Hindi ito binilatuhan. Ito ang masakit sa isang propeta ng Diyos. Babalik kayong walang-wala. I tell you. Sapagkat nilimot ninyo ang inyong pinagpala. Ayaw mo sabihin ito, pero it shall come to pass. And on that day na ito'y nangyari, maniwala ka na merong propetang nagsalita. Sabagat maraming ganyan eh. Alam mo ba, I have the anointing para kayo pagpalain. I have the anointing to make you prosper. I have the anointing to make you prosper. Marami dito nagkatrabaho, nagkanegosyo.
Hindi naman sa pagmamalaki ginamit ako ng Diyos. It's because of my prayers. Yes. God heard my prayers. Kasi alam niyo kung bakit dinidinig ng Diyos yung panalangin ko? Ganito ako manalangin, no? Tingin kayo sa akin. Panginoon, tingin niyo po yung mga mamamahal ko sa buhay. Yung mga katete na ng Jesus Fellowship, pagpalaan niyo, tingin niyo po sila, Panginoon. Hindi ako mapangon dito, hindi niyo sila pinagpala. Ganito ka manalangin. I am lying down on a pavement. I keep on praying, Lord, bless the members of the KOJM. I will not rise up until you bless them. And God hears my prayers. Amen? Amen po ba? Amen po ba? No matter how great is our achievement, our lives will be useless if we will go to hell and if we will not preach the gospel of Christ. No matter how great is our achievement, our lives will be useless if we will go to hell and if we will not preach the gospel of Christ. Baliwala ang ating buhay, hunghang, kapag tayo ay pupunta ng impyerno. At baliwala ang ating buhay pag hindi natin ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Narinig mo ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo, tanggapin mo na si Christ bilang Lord God and Savior ng buhay mo ngayon. Gawin mong priority ng buhay mo si Kristo, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. At sa ayaw mo sa gusto, pagpapalain ka ng Diyos sobra-sobra. As you receive Christ Jesus as your personal Lord, God, and Savior, the Lord will give you eternal life in heaven. Will heal your sickness and diseases. God will prosper you. Bless your life abundantly. If you will be honest and faithful in sharing the gospel of Christ, all your prayers will be granted and will be heard. Because it is not for yourself. It is for the salvation of humanity. Amen? Bow down your heads and close your eyes. Huwag mong pigilan ang pagpatak ng luha sa iyong mga mata. Habang nakayugong at nakapikit, huwag mong pigilan ang pagpatak ng luha sa iyong mga mata. As you bow down your heads and you close your eyes. Just let the tears roll on your cheeks. Here am I, O Lord. My life is all yours. I'm offering all to you. Wherever I may go, I'll be with you, my Lord, forever and ever. I'll never let you go, 'cause you are my Lord. So here am I, O Lord. So here am I, O Lord. My love is all yours. I'm offering all to you. Wherever I may go, I'll be with you, my Lord, forever and ever. I'll never let you go. On time.
if I will not preach the gospel of Christ. Because people are dying without Jesus. They have religions but they have no Jesus in their hearts. God gave us a task to fulfill. And that is the testifying of the gospel of grace to all peoples on earth. We are obliged to preach the gospel of Christ to all peoples on earth. Obligado tayo na ipang-aral ang mabuting balita ng kaligtasan ng isang lahat ng tao. Nakakamatay sila na walang Kristo sa kanilang mga puso. Kailangan sila maligtas bago magbuli ang lahat. Inuulit ko ang sinabi ng Diyos sa nakalipas. Ako at ikaw ang gagabitin ng Diyos sa huling panahon ito. May I repeat what I have said before? You and me will be used by God these days for their salvation. Venezuela is a kingdom of Jesus. Manara is a kingdom of Jesus. Piñahan is a kingdom of Jesus. Batasan ko is a kingdom of Jesus. Kaingin, pansun is a kingdom of Jesus. Marikina is a kingdom of Jesus. Kumbang is a kingdom of Jesus. Satuan is a kingdom of Jesus. Quezon City, Marikina, Makati, Pasay, Taguig, Cayetano, Tagaytay, Taytay, Cavite, Bulacan, Malabon, Venezuela, Bisaya, Luzon, Mindanao. It's a kingdom of Jesus. America, Africa, Australia, India, Myanmar. These are all kingdom of Jesus. My life is useless if I will not preach the gospel of Christ. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, tumatanda na po si Dr. Maurice Ruiz. Ipalit mo na ako sa kanila. Ang ibig ko tukuyin ay hindi promosyon. Yung trabaho din ang iiwan, ibigay mo po sa akin. I'm not after the promotion. I'm not after the position. But I am after the job. The job that they will collect. That I have. The job assigned to them. This time, they cannot do it because of old age. God give me their jobs. Tinanggap mo na pa si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo kung hindi pa. Tanggapin mo na ngayon. Kasi pumunta ka ng impyerno pag hindi si Christ ang Lord and Savior ng buhay mo. Pero pag tinanggap mo siya, papasok ka ng langit, gagaling ka sa ikararamdaman, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi ka mamapagpala, hindi ka man dumalik sa ikararamdaman, papasok ka naman ng langit, pinakapahalagay. At tayo'y lahat, matapos maligtas, magligtas din tayo ng kaliluwa. At may pangako ang Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo, kaya huwag yung fellowship yan ng textbook natin. KUJM, makikita sa mga Coliseums and Auditoriums, papasokin natin lahat dyan. We will count the crusades from left to right. Yes, my life, our life will be useless. The people that preach the gospel of Christ. We will rent auditoriums and Coliseums. Kanta, mirakay huling kagiling musings para sa kaligtasan ng parang kagalaman. Sa mga nais tumanggap ni Kristo bilang Lord and Savior ng buhay, taas mo ang kanakamay mo patungo ng langit. Yung mga nandito, yung mga nagbabalik loob sa Diyos, at yung mga nakikinig at nanonood sa
sabihin mo ito, Panginoong Jesus, sa iyo na kayo ng buhay ko, patawarin mo po ako, magbuhin mo po ako, ayusin po ako, linisin mo po ako, banalin mo po ako. Bukas ngayon ng aking puso, ikaw ng aking Diyos, Panginoon na nakapaglitas. Gabi mo po ako isang tuloy ng Kristiyano ayon sa ibig ko. Mula ngayon ang buhay ko'y para sa iyo na. Hindi na para sa bisyon kasalanan, para sa iyo na. Mag-living ko lang sa iyo, hanggang sa huling kailan, hanggang sa huling hindi ka ng aking buhay. If this is your first time to accept Jesus as your Lord, God, and Savior, lift up your hands to the Lord and repeat this word after me. Jesus, you are the Lord. You are now the Lord, God, and Savior of my life. Forgive me all of, for all of my sins and iniquities. Change me and cleanse me by your blood. I am opening the door of my heart. Enter into my life, into my heart. You are now my Lord, God, and Savior. Use me for your glory. Use me for your glory. Lahat po ng mga may sakit at karamdaman, ipatong mo ang sakit mo. Ang kamay mo sa puso mo na lang. Sige. Lahat ng may sakit, may karamdaman, ipatong mo sa puso. If you have sicknesses and diseases, if you have problems, if you have prayer requests, put your hand on your breast. Come on. And tell to your God your sicknesses and diseases. Tell to your God your problems and your prayer requests. Say it to God sincerely and with faith. And whether you like it or not, the Lord hears our prayers. And the Lord will be true to His faithful and promise. Not just in the middle of this year, not just in the end of this year, beginning this new year, you will be promoted to your job. Your business will grow. You will go to other nations and to many nations. God will give you new cars, new buses, new trucks, new house and lots. I tell you, new rankings, high rankings will be given to you by God. I tell you. And receive your healings and miracles now. Even your prayers for your loved ones and relatives and for your friends. The Lord is granting all the requests of your hearts. Don't say that the Lord is not listening to you. I want to say to you, I want to assure you that the Lord is not just listening to your prayers. The Lord is granting all your requests. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Nothing is too hard for God. Hindi naman ako regular ng offering.
Ang ibig sabihin niya, regular ka ng gabalo. Regular ka na, magbigay ng tithes and offerings at first fruits. Sapagkat napakabuti ng Diyos. What? This is a warning. If you will not take heed to the word of the Lord, God will remove all the blessings from you. Your superior will call you, will promote you. Even though you are not faithful to God, it is a call of God for you to be faithful not to God. Despite the great blessings of God, if you will remain unfaithful to God, God will remove all your blessings and will give them to others that will be faithful to God. Inuulit ko, ngayong oras na ito, nagsisimula na yan. At meron dito, talipad ka na ng ibang bansa sa iyong substance. Nakahanda na ang mga papers mo. At meron dito, lilipat na kayo sa mas magandang tahanan. Believe me. Pagkatupad na yan, pagpatotoo ka. Yes. There are listening to me or you are here. You will fly to other nations. You will now move to a new beautiful house. Because God is faithful to all His promises. Ang lahat ay tumayo, walang mahiram sa Diyos. Everybody standing, please. Sumobro na kasi marami nag-testify kanina. Limuti nyo lang sadli. Ngayon, dahil mabuti ang Diyos, i-offer natin ang gusto ng ating buhay sa Panginoon higit kaysa dati. New year and new commitment. Sing this song from our heart. I shall love the Lord with all my heart. You have tasted that God is good. Commit your life to the Lord now. Serve God more. Love God more.